Ayo, what is up, what is up, what is up, what is up, guys? Ito si Kuya Bjorn. Gagawa po talaga ako ng video. Kasi sad to say po, naban po ako sa TikTok. TikTok. Oh, no. TikTok. Sa aking TikTok. Opo, ano, narinig nyo sa TikTok. So, yun nga, guys. Ginawa ko itong video nito para, you know, makatulong din sa mga ka-tiktokeries, mga ka-tiktok ko dyan na may same problem na nangyari din sa akin. Nadaban bigla ang inyong account. Ano? Talagang ang laki ng panghihinayang mo kasi sobrang daming videos na nawala. Guys, sayang yung effort. Tsaka yung mga followers nyo din, if meron na kayong 1,000 plus followers. Ang hirap lang sa pakiramdam kasi hindi mo naman alam kung anong nagawa mo sa TikTok o ano yung mga na-post mo na naka-violate sa rules ng TikTok. Yun lang talaga nakakapag-isip kasi sa sobrang dami mo videos na upload, hindi mo na matandaan yung mga TikTok na na-post mo kung nakapag-post ka ba ng nakasira ng dignidad ng tao. Which is wala naman talaga. Kung naka-violate mo ba yung mga guidelines nila na about sa mga minor or may na-post ka man mga bullying. Akala na misinterpret ng TikTok na bullying yung ginawa mo. Pero hindi naman talaga at all. Tsaka yun guys, yun pong masama sa TikTok, sobrang sensitive talaga po ng TikTok. May ma-post lang po kayo na katuwaan, parang big deal sa kanila yun. Parang may ginagawa kayong masama kasi being aware yung mga kabataan sa mga dangerous app. Ganun. Yeah. Yun. So guys, nababasa nyo naman sa title. Napanda ko and yun. Bumalik po agad yung account ko. I got my account back in just 3 days. Ay, cool. So yun, para akong sira dito. So yun ang pinaramis ko sa sarili ko. Pag talaga bumalik yung TikTok account ko at na-unbanned ako, talagang gagawa ko ng video na nakakatulad dito. Sobrang laking tulong kasi nung panood ko na mga videos about kung paano mag-send ng request or appeal do sa TikTok. Eh, kwekwento ko nga po pala kung paano ako na-ban. Ayun ay May 14, 2021. At 3 PM ata yun nung bigla ko na lang pinuksan yung TikTok ko para manood ng mga videos. And may nag-pop up na message na. Yung message guys, ilalagay ko dito. Yan, nakalagay yung permanently banned na daw ako sa TikTok. Oh no! Anong ginawa ko? Wala naman akong pinos. Wala naman akong pinos na masasama. Bakit? Why TikTok? So ayun nga, banned ako guys. Yun lang guys, lahat na ginawa ko, nanood ako ng mga videos online sa YouTube kung paano maibalik yung account. At pare-parehas lang din po sila ng mga sinabi or you know, in-advise sa mga manonood na i-spam at email nyo lang, tantarin nyo lang ng email itong ibibigay kong mga email address sa inyo guys. Actually, madami talaga din akong nalagay ng mga emails. Pero yung 2 emails lang talaga ang tinantaran ko. Kasi yun at yun lang din ang nagre-reply sa email ko. So, ilalagay ko to guys. Itong email na to guys ang gamitin nyo. Mag-send po kayo ng email. Nakalagay sa email is... Basta, ilalagay ko na rin dito kung... anong format tong message ko? Yung message ko dun sa email. So, yan guys. I-post nyo na lang ang video kung gusto nyo matingnan yung format ng aking ginawa message. Tsaka,
nagsend din po ako ng madaming tickets. Yes po, tickets. Hindi tickets sa sinihan, ha? Yung mga tickets po sa TikTok account, which is makikita nyo po sa ano, go to your own account, and may makikita kayong tatlong tuldok doon sa upper right ng inyong cellphone. Click nyo lang po, tapos report problem, tapos click nyo lang po yung account profile page, like that, tapos click nyo lang po yung profile page, at yun, magsend lang po kayo ng message nyo. Ba sa TikTok, i-defense nyo na wala kayong ginawa, ganyan-ganyan. Yun nga po, i-copy-paste nyo na lang po yung isinan nyo doon sa email, sa Gmail nila. Yun, then may need lang kayong i-upload na screenshot, yung patunay na ganito ang followers nyo. Sabihin nyo lang din guys kung ilan yung followers nyo para detailed talaga yung sasabihin nyo. Tapos yun, send nyo lang appeal. Send lang kayo ng send. I-spam nyo ng spam. Kasi walang araw na hindi ako talaga nag-send ng madaming emails. Tinagtag ko talaga ng maraming emails. Just effective talaga, guys. Imagine, in just 3 days, I got my account back. Yes! Gabi ko lang po. May 17, 8 PM. Then, chinek ko yung ang gamit ko po pala yung dati kong alter account, ibang account. Yun po yung ginagamit ko, yung konti lang followers, kasi mas focus ako doon sa una kong account . Doon ako nagsend ng mga tickets, yung mga appeal na ganito ganyan, dinefense ko sa kanila na wala akong na-violate, or kung meron man, ilagay niyo po na I do apologize if there's any rules that I violate. Ewan ko. Noon, may na-violate kayo na rules. Tapos, mag-sorry kayo. Para maging aware and careful kayo sa susunod na pag-tiktok nyo. Yun lang ilagay nyo, guys. Yun lang talaga, guys, ang ma-advise ko sa inyo. Tagtarin nyo ng emails ang mga link na nagbigay ko. Yun lang po talaga, ito lang po talagang feedback at tiktok.com ang nagre-reply, guys. Yun lang po talaga, tinagtag ko lang po talaga sila. Hundreds of emails ang sinesend ko kada araw, kada naalala ko siya, sindan ko lang send. Kahit maubos na rin yung data ko kasi nasa biyahe ako nung kahapon going to Makati, send ako ng send. And then yun nga, kinagabihan, 8 PM, pag-check ko ng account ko, bumalik na yung dati kong account, which is meron po akong 240,000 followers. Imagine nyo po kung mas mataas pa po dun yung mga followers ninyo, tapos naband lang kayo ng ganun-ganun lang. Sobrang laki ng panghinayang, guys. Sobrang, you know, sobrang ang daming yung videos and views and contents sa mga content creator dyan, na nabigla na lang nawala na parang bula, diba, guys? So yun lang, guys, nasuggest ko lang talaga ay mag-email and good luck po, at sana mabalik po talaga. Yes, may tendency po talaga, may possible na bumalik niya ang account nyo. Pray lang at tsaka sa pagsisend. Okay, guys, sana makatulong tong video na ito. Yun lang, pinaramis ko lang talaga na pag bumalik yung account ko, gagawa ko ng video nito, which is bumalik naman, kaya nakagawa ko ng videos. So shoutout kay Katsines, kasi siya yung napanood kong Filipino creator na yun, napanood ko yung videos niya. Katsines yung one, pinalo ko siya sa Instagram. kasi nung time na yun, talagang desperado na ako. Parang, ano bang gagawin ko para lang mabalik yung account ko? Kasi nga, you know, ang hirap lang isipin na yung 240,000 na followers is sana hagilapin yun. Padya ko na naipon, napakirapan yung mga contents doon. Yun. Thank you, Katsines, for making your video. Tsaka napanood ko siya talaga.
At ginawa ko lang yung mga suggest mo, mga suggestion mo. Yun. Thank you, thank you. Saka ano pa ba? Yun lang guys, email nyo lang ha, yung binigay ko mong emails. And yes, babalik yung mga account nyo. Tiwala lang. Saka may mga magko-comment dyan sa comment section na may mga isasuggest na sa IG, yung mga technician ata, about sa mga hacking-hacking na sila daw bahala sa account nyo para ma-unbond. Which, huwag po kayo maniniwala. Magkakwartahan lang po kayo yan. Scammer yung mga yan. Yun lang guys ha. Hingan lang kayo ng mga payment, mga dollars, ganyan-ganyan. Huwag kayo maniniwala. Mga bot accounts lang din yung mga yun guys. Yun lang. Have a nice day guys. Peace out. Yun guys, dagdag ko lang. Wala talaga ako natanggap na email from them na inunbond na nila ako. Nung ma-check ko lang kagabi 8 PM, as in, bumalik talaga yung first account ko na may 240 followers. Yun guys, tiyaga lang kayo sa pag-send ng emails. Baka, kumbaga, parang pag nabasa nila, ma-detect nila kung sino mang naka-assign sa HR nila or what. Tiyaga lang kayo mag-email, spam nyo lang ang email, mababasa nila yon. And siguro, sa sobrang dami nung na-assign ko, nagmatik nang bumalik yung account ko. Thank you God. Thank you kay Lord. Pinagdasal ko din talaga siya na maibalik na. So yun guys, for me talaga nakatulong siya. Yun lang. Good luck guys. Babalik din niya account nyo. Iwala lang. All is well.